Hi, mga baby bears! Hello, mga ka-perps! Hello, mga kadaldal! And we are the reviewers. And for today's video, gagawa kami ng panabagong episode ng aming review na pinanood namin. At ito nga ang Season Boot 3. Before we start, this video will be uploaded to all our YouTube channels. So please don't forget to subscribe to each of our individual YouTube channels. Keep on supporting our videos din para makapag-grade pa kami ng iba pang reaction videos. First question, who influenced you to watch Kissing Booth 3? Ako, wala nag-influence. Nung lumabas yung Kissing Booth 1, syempre, inantay ko agad na magka-sequel. And yun nga, binigyan naman nila na yon 2 tapos may 3 pa. So, syempre, yun, lumabas yung 2, pinanood ko din. Lumabas yung 3, pinanood ko ulit. Tapos, binge-watch ko ng yung 3. As in, yung lumabas yung 3, pinanood ko siya as 3 muna. Tapos, saka ko binge yung 1, 2, 3. Diba? Perfect. Para at least, diba? Fresh na fresh ang utak mo kung ano yung nangyari. Fresh na fresh sa utak. Oo. Syempre sa akin naman, yung sabi ni Mama Arya, binge-watch na simula sa 1, 2, 3. Ako naman, hindi ko na siya ginawa. Pero gusto ko siya gawin in the future. Pero ngayon, pinanood ko agad siya ng, nung lumabas yung 3, nung nirelease pa lang siya, plinay ko agad. Kasi, talagang nag-influence sa akin ito. Hindi ko alam sino yung mahilig na taga ako sumanood sa Netflix, no? Tapos nakita ko itong mga love story kasi nauna atin napanood ko nun to All the Boys. Tapos parang may recommendation niya. Tapos nakita ko, ito kasi mga trending dati. Kaya nagkasunod yun ito, All the Boys, Kissing Booth. Oo, magkasabay sila. No? Magkasabay ba sila? Or something? Basta, halos magkasabay sila. Oo. Pati yung Cher Bugler is a loser something, gano'n. Ah. Ayun, yung mga yun. Yun yung mga napanood ko doon. Kaya sunod-sunod siya. So, ayun yung inintay ko pa. Sana may kasunod yung loser. Wala na, hindi na nadagtungan. Nadagtungan lang yung dalawa. Yung All the Boys at Kissing Booth. So, every sequel, Kissing Booth 2, Kissing Booth 3, ayan, nakaabang ako. So, ayun. Sobra akong fanatic talaga ng Kissing Booth na palabas. Yeah. Ikaw naman natin, Jermaine. Tita Bear? Ako naman, hindi kasi ako nagpa-follow sa Netflix Philippines tsaka sa mga social media account ng Netflix. So, kapag nanonood ako ng mga movie, it's either kilala ko yung artist, ganun. Bale yung Kissing Booth, wala talaga akong kilala sa kanila. Pero nung nabanggit mo nga na nanonood ka nung Kissing Booth, ganun. Pagka ganun kasi, nag-refer din ako sa mga kakilala ko kung ano yung nagustuhan nila. And then, pinapanood ko rin, ganun. So, parang ang ano sa akin nun, nirefer, ganun. Referral. Nirefer. Referral. Movie referral, ganun. Ganyan. Okay, next question. What is your impression of the movie as a whole? So, gawin na lang natin yung 3 since napanood naman din natin yung 1, 2, 3, diba? So, let's share yung impression natin yung, ano ba yun? Trilogy? Trilogy ba? Hindi trilogy. Trilogy siya kasi 3. O, tama, trilogy siya. Oh, pero kasi diba, supposedly dapat may susunod pa kasi... Hindi talaga ba? Ewan ko. Finale na sila. Oh, hindi. Naglast na daw sila. Baka, nilabas na din yung mga... Siguro kaya sila naglabas ng ganong statement kasi para tigil na yung speculation na magkaka-4. Pero currently, pwede rin siyang tawagin trilogy kasi parang, di ba noong sa, ang tawag dito, sa Twilight, nung Twilight, New Moon, tapos Eclipse, natawag nilang trilogy kasi wala pa naman nung Breaking Dawn. Tapos sa Hunger Games, trilogy din yung tawag nila nung hindi pa na-release yung part 2 ng nung last, anong tawag nun? Basta yung last, Aking Jay. Last, ayun. O, diba? Nagkaroon kasi ng part 2 yung last mga ganyan. Itawagin natin. Brother din. Oo. Yun, tawagin na lang nating trilogy. So, ang impression ko is, sa 3,
Hindi, as a whole muna. As a whole, okay naman yung story. Pero kung individual... For three. As a whole, I mean, as in 1-3. Okay. As a whole, okay siya. Okay siya. Alaw, okay siyang panoorin. Pero kung pag kumbaga individual movies, syempre, I would go for 1 pa din. Talaga. Kasi that's the original talaga eh, di ba? And the movie itself is based on the book eh. Yung 2 and 3 kasi hindi natin sure if it's based on the book or nauna ba yung film bago yung book or during the yung ginagawa nila yung film is ginagawa din yung book. So, basta alam, di ba? Hindi, basta alam ko yung book 1 is technically, yung book 1 talaga is literally based on the, I mean yung book 1. Yung first film is based on book 1. Yung 2 and 3 question mark. Pero maganda naman din yung 2 and 3. Pero syempre, when it comes to like, kung pipili lang ako dun sa tatlo, 1 talaga siya. So, pero in overall, as a whole, as trilogy itself, okay naman yung story niya. Okay siya. Ganun eh, no? Yun lang. Vita, ikaw na. So, yun. Overall impression from ano, from 1 to 3. So, yun, agree naman ako dun kay Mama Aya na from Kissing Booth 1 to 3. Maganda naman yung ano, maganda yung storyline, maganda yung plot, and yung pagkakatahi nila, pagkasunod-sunod ng 1, 2, 3, paano nila kinunek. And yung parang yung essence, yung kung ano yung nakita natin dun sa 1, andun pa rin naman siya sa 2 and 3. So, overall, maganda siya. Tsaka masarap siyang panoorin. Tsaka maganda ka siya pag sinunod-sunod mo kasi ano, walang putol, guys. Kasi kami nung tiba, inabangan namin every 2 years pa ata inabangan namin nung after nung 1. Diba? Tapos ito, ilang taon din. 2018 yung first movie. Tapos, diba, matagal siya. Malaki 20, yung gap niya. Nung, 2020 yung second, diba? Tapos 2021 yung Oh, yun, overall naman siya, maganda siya. At yung mga gumanap din na ano kasi na artista, ano, very professional sila kasi yung, if we know naman na lahat, yung original na, ano dito, character, si, kalimutan ko tayo yung pangalan. Joey King. Si Joey King. Si Joey King. O, tsaka yung boyfriend niya dito is magjawa talaga in real life. Tapos, very professional kasi sila kasi nag, ano na sila, sa totoong buhay, hindi na sila, pero, still go on with the project. Pwede ako mag-add? Sure. May add ako. During the film of the Kissing Booth, yung 1, hindi pa sila. Kumbaga friend, hindi naman technically friends, pero nagkakilala sila sa movie. Tapos, during the filming of the movie, saka sila, naging friends, ganun. Nag-develop pa. Doon nag-develop. Pero hindi sila tumagal. After they announced na sila, after 3 months na nag-announce na sila, doon na nalaman na nag-break na sila. So, during the filming, during the filming ng 2 and 3, wala na talaga sila. So, imaginein mo kung gaano sila ka-professional. Ka-professional, di ba? Oo, hindi. Na, ano sa trabaho nila. Hindi mo naramdaman yung, ano, yung awkwardness dun sa, ano, yung part na tawag dito. Yung kahit yung sa ano, kahit sa first sa second pala, I mean, sa Kissing Booth 2, hindi mo naman naramdaman yung awkwardness eh, 2 or 3 regardless of the ano. Diba? So parang ang galing kasi professional lang talaga sila as in. Ayun. Ito. Ano nga? Tsaka agree din ako sa sinabi ni Mama Arya na if we compare nga dun sa 1, 2, and 3, I will still go for 1. Kasi syempre yun yung ano eh, parang kaya nga yun yung lagi na sinasabi na ang hirap sundan ng mga movie na talaga pumatok kasi minahal ng tao, ganun. Tapos lalo na pa yung mga nakabasa ng libro tapos pinanood yung movie, ganun. Na kung ano yung feel nila, sana maramdaman din sa 2 and 3. Kasi nung pinanood ko yung 2 and 3, okay naman siya, pero may kulang, parang may hinanap ako na nawala doon sa 1. Ganun. So, sa 3, sa 1 pa rin ako. Although yung 3 ngayon, masabi ko lang, medyo ano siya sa akin eh.
Pag-invite natin. Oh, mamaya. Yung baka, ano, movie. Ah, sige, sige. Mamaya. Kaya sa ibang question. Basta yun. Excited. Jermaine, ikaw, anong masasabi mo? Ako naman, ano, as a whole, nagustuhan ko siya. Although, parang na-misjudge ko yung movie kasi nung unang sinabi ni Vito na may nanonood siya ng Kissing Booth, which is hindi ko talaga alam na may Kissing Booth from the start. And late bloomer na nga ako eh sa pag-watch ng Kissing Booth. Actually, nakanood na lang ng Kissing Booth. Agad? Hindi, pinanood ko siya isang diretso, isang araw. Ah, okay. Nung sinabi niyo na magkakaroon ng Kissing Booth 3, tapos na-curious ako dun sa movie, pinanood ko siya dire-diretso. Okay, kasi ano naman siya eh, parang hindi naman siya, ano yun, parang enjoy siya kasi panoorin eh. So, nagawa ko siyang panoorin ng straight. Ayun. So, ayun nga, nung first na, parang nag-glimpse lang, ganun, parang clip lang nung video dun sa start. Ang judgment ko sa movies, parang atypical, ano lang to, American movie lang, ganyan. Kasi syempre, hindi ko pa kilala yung karakter, yung sino-sino sila. Tapos, nung napanood ko yung one, kinilig ako dun kay, ano, dun kay, yung girl, tsaka yung, di ba, best friend sila yun? Oo, yun, di ba? Oh my God, ayun, di ba, yun. Best friend sila. Tapos may rule na bawal pumatol sa brother or kapatid. So, doon ako parang nagkaroon ng something. Parang doon ako nag-start na ma-hook nung magkaroon ng something sa kanila. Actually, doon ako na-hook sa scene na ano, na nandun sila sa parang club. Yung parang, octagon na house. Ah, oh, yeah. Yung may inuman, yung nalasing si ano, si L. Yung ba yun? Nalasing. Oh, yung may parang ano, yung buulan pa nga, yung ba yun? Mm-mm, oo, yun. Diba, yung parang, yun, diba? Kasi hindi siya nasipot nung ano niya, yung sa prom. Yun, yun. Tapos doon ako nakaramdam nung, ay, parang, ano, nakakilig tong movie na to. So, doon ako na-hook nun. Mm-hmm. So, overall, nagustuhan ko naman siya from 1 to 3. And, syempre, usually naman kasi kapag 1, di ba, parang introduction pa lang ng mga characters, tapos masaya pa, and given na rin sa situation na junior year pa sila eh. Diba junior yung senior yung pag-graduate na junior yung parang third, kumbaga sa atin third year high school, ganun. Sa ganung situation kasi masaya pa talaga ang ano, parang masaya pa ang samahan, ganyan. Pero para sa akin kasi, mas nagustuhan ko yung three dahil ang daming challenges and doon ko na-appreciate yung ties or closeness ng mga character which is ang galing kasi apat lang sila pero parang ano lahat dapat halimbawa ako yung bida kailangan yung decision ko maganda yung effect doon sa iba, 'di ba? Parang halimbawa yung bida hindi niya iniisip yung sarili niya, doon ako parang humanga sa kanya doon sa third. Yung hindi niya iniisip yung sarili niya kung saan ba siya college, kailangan hindi ma-hurt yung boyfriend niya, kailangan hindi ma-hurt yung best friend niya, kailangan hindi ma-hurt yung girlfriend ng best friend niya. Parang ang daming decision making na ano, struggling talaga. Kaya nagustuhan ko yung final nga, Kissing Booth 3, kasi para sa akin worth it naman yung naging ending, kahit hindi siya talagang happy ending. Oo, para sa akin. Mamaya, ayan, i-expound natin yan. Mamaya, i-expound natin. Ayun. Kaya mas nagustuhan ko talaga yung third, kahit hindi ganun ka, ano, happy. Ayun. So ikaw from 1 to 3, 3 ka? Ako 3 ako. Ako 3 ako. 3 siya. So okay, ngayon meron tayong ano dito. Tayong walang isa dito para may ano. De, dagdag ko din doon sa sinabi ni ano, Ate Tabel, si Ate Jerry. Ano, doon sa mga nasabi niya, agree ako na ano nga, yung kaya maganda rin siya yung overall review na yung buong ano from 1 to 3 kasi very relatable nga siya sa lahat ng tao kasi lahat naman tayo nagkaroon ng ano mga best friend natin na childhood friends or kahit hindi childhood friend na tagang close kayo, yung parang kala mo pag magkasama kayo parang na kayo magjowa, parang ganoon, 'di ba? Kasi ako personally meron akong ganyan, yung parang napagkakamala na kayo ganyan, pero sa part nila kasi meron silang ano parang mga rules, kami naman walang ganoon. And yung isa din maganda dito sa buong 1 to 3, doon sa character ni Joey King dito. From 1 to 3 makikita mo nga yung ano, parang
ano yung character niya eh. Parang, tapos parang, may nag-i-stick sa kanya na sa character niya na hindi na wala from 1 to 3. Yun yung sa ano niya, yung pagdating sa pag-decision making niya. Tapos parang, lagi siyang, kumbaga sa kanya yung lagi center, although may ibang character, pero lagi sa kanya yung center ng story. Parang lagi ang dami niyang naiisip, lagi siya na burn out. Parang ang gulo-gulo ng ano niya. Parang, yun nga eh, kasi parang, ano siya eh. Ano, diba? Yun din yung nagustuhan ko sa movie kasi yung lead character, hindi siya self-centered. Parang lahat ng desisyon niya, inaayaw niya sa kung anong mangyayari sa best friend niya, sa boyfriend niya, sa girlfriend niya. Diba? Lahat ng desisyon niya, ano eh, self-centered and for the better. Kaya, hindi lang siya yung nagkaroon ng character development. Parang pati na rin yung ibang characters. Oo. So, kaya yun nga yung sinasabi ko na ano, gusto ko yung ending. Dahil doon. Sa bagay, meron din naman, pero mamaya ko sabihin, medyo okay din naman yung ending sa akin kasi merong na-realize or may nabago kay, ano dyan, kay Joey King. Pero mamaya na yun. Game? Next? Hindi, next talaga agad. Di, ano, adagdag ko lang din yung sa character development. Kasi diba, sa ano pa lang, sa one pa lang, alam na natin na she had to grow up early because yun nga, yung mom niya namatay. So, para yung responsibility ng alam mo yon, pagiging parang mother figure sa kapatid niya, tapos the mere fact na hindi naman sila kayamanan, so kinailangan niya talagang parang isipin, ninisip niya din yung ano niya, yung college niya, kailangan yun ng pera, ganyan, di ba? Hindi naman kaya ng dad niya i-sustentuhan silang parehas, ganun. So, gumawa talaga siya ng paraan para, alam mo yon, makuha niya yung kailangan niyang budget for college, yun yan, di ba? So, lahat ng naging decision niya, kahit sa una pa lang, iniisip talaga niya yung tama ba itong gagawin ko, ganyan. Tapos may mga parts talaga na parang, although may, actually, most of the time, selfless naman talaga siya, pero may mga parts din na naging selfish din siya. Pero, pero ang ganda ng character development niya, as in, compared sa, sorry, may character development din naman yung best friend niya, pero compared talaga ba? Hindi, pero naman ano, kasi meron. Nakapili siya ng ano eh, nakapili siya ng anong tawag dito, same interest na kaibigan, na meron silang same na interest sa bandang huli. Saka yun yung so, gusto ko rin na isa sa mga character as the next to ano, Joey, yung best friend niya. Kasi feeling ko ako yun. May, lahat naman sila may character development. Pero ang talagang yung todo yung character development sa lahat sa kanila, talagang si Elle. Siya talaga yung, alam mong, ang dami kasi niyang sinacrifice and stuff, diba? So, compared sa best friend niya na, alam mo yun, alam mong bayaman kasi may beach house. Diba? So, yun lang. I-add ko lang yun sa character development part. So, next question tayo. What is your most favorite scene? Eto, bahala kayo kung 1, 2, or 3. Basta, ay, ang dami. Ang dami. Oh, edi ano kayo? Pumili kayo ng isang scene per movie. Okay na? Okay na yun. Ako matagal ko na napanood, pero alala ko pa naman. Sige. Okay, ako. Sa first movie, ang favorite part ko is... Ano ang favorite part ko? Hirap. Hirap, no? Ang hirap eh. Siguro yung part na, yun nga, yung... sa car siguro nung nag-switch si best friend siya si Kuya. Best friend siya si Kuya. Yung yung 'di ba dapat babiyahe na si Noah pa Harvard. Oh. Tapos na-realize ni Elle na I cannot live without him again. I have to again. So parang na-realize din ni yung best friend niya na tama nga naman si Elle. Bakit sabi ni Elle kasi kay Lee, naalala ko. Kay Lee, yung best friend niya. Sabi niya kay Lee na parang, I love you, ganyan. I love you. Yung part na sa yung birthday nila,
'di ba, kasi magka-birthday sila. Tapos nung nalaman ni Lina ano na tawag dito na yun nga si El tsaka si Noah nagtatago na sila, 'di ba? Yung ganun. Tapos hindi kaya ni El na wala si Noah. Tapos nakita talaga ni Lina sobrang sad ni El nung part na nag-ano confront silang dalawa regarding sa yun nga yung kay Noah. Sabi niya, mahal kita, kaya lang paano kung si Rachel hindi ko gusto, anong gagawin mo? Tapos yung humirit si Lee na ano, na bebreakin ko siya ganyan, di ba yung ganun? Parang, it's not that eh. Parang alam mo yun, dapat hayaan mo ako na mahalin kung sinong gusto kong mahalin. Ganun. Yun yung part, tapos nun nasa car na, tapos nag-switch na, yung pala yung nasa passenger seat si Noah. Yun sa tapos si Lee. Yun yung favorite part ko sa 1. Sa 2 is, ano ba favorite part ko sa 2? Naluhalo na kasi sa akin. Pero maalam. Sa 1 ba to? Sa 2 ba to? Hindi. Favorite part ko sa 2, siguro yung ano, yung nasa airport, tapos yun nga, yung realization check nila na, yun nga, regardless na hinalikan ni LC, ano, ni Marco, ganyan. Tapos, nagkaroon ng misunderstanding nga dun sa best friend ni Noah, yung college best friend niya, ganyan. Diba? They still were able to fix their relationship. Parang ganun. Parang, kasi, honestly, sa 2, ang daming, sa 2 pa lang, ang dami-daming challenges eh, sa 2 pa lang. mas rumami lang sa 3. Pero yung sa 2 pa lang, oh, sa 2 pa lang, usapang LDR kasi, 'di ba? Usapang LDR. So, it's a challenging ano talaga. It's a challenge for ano, yung ganung sitwasyon na yung isa nasa high school pa, yung isa nasa college tapos magkalayo pa yung ganun. And 'yun nga, i-expound natin later yung sa 2 kasi gusto ko i-expound yung kung how they handled it before they realized na ano, they have to fix it. Mamaya na yun. So sa 3, favorite scene ko sa 3 is, ano yung favorite scene ko sa 3? Yung ano, yung kinausap ng mom ni Noah si, ano, si Elle regarding sa college. Oh. Yung part na yung sabi, are you really sure na gusto mo sa UC Berkeley? Kasi parang you kept on saying you wanna ano you want to study in UC Berkeley pero hindi never mo na mention kung ano bang course na gusto mo, anong gusto mo. Yan. Yun yung part na gustong-gusto ko kasi regardless of the fact na syempre hindi niya nanay yung nanay ni Noah pero tumayong nanay siya kay Elle. And kahit na hindi naman sila laging nagkakasama pero yung wisdom of a mother figure kay Elle na kuha niya kahit papano din sa nanay nung best friend. Yun lang. Yan yung mga top, yun nga, top one per movie. Yeah. Oh, ako po, copy-paste po. Kung ano po yun sa kanya, yun din po. Grabe siya, oh. Hindi, ako na gano'n na yun. Parang nag-jumble-jumble na siya. Pero tatry ko kung tama ba yung nasa isip ko. Ako, yung first, sa first movie, yung favorite part ko doon. Ang dami kasi. Pero gusto ko yung, ano, sa first part, yung, hindi sila main character. Pero pinakita kasi doon yung sa kissing booth scene. Yung meron pala doon na, ano, na hindi niya ma-express yung sarili niya. Yung lalaki? Ah. Ano yun? 2 yun. 2 yun. Oo, 2 yun. Okay, diba? Sa 2 yun. Sa 2. Sobrang tagal na kasi. No? Ako si fresh pa sa utak ko eh. O, diba? Alam niyo na yung mga matagal. Yun, eh. Alam niyo na yung matagal nang nakapan. So, ayun yung sa 2 pala yun. Yun yung favorite part ko dun. Kasi parang nagkaroon siya na, ano, other, na may pinakita sila na ganun nga, na struggle ng isang ano eh, kasi sa ano yun eh, diba, parang senior high nila yon na may ganun tao, ganyan. So yun, natuwa talaga ako doon nung napanood ko yun. Sabi ko, ay, may naano nila yung part na yun.
binidyo ko pa nga atay. Eh, si Ate Talen. Tapos minide niya. Ayun. Ganda. Ganda siya. And, sa ano, yung isa pa, siguro yung sa one, yung ano, kasi ito pala yung nabanggit ko. Yung ano, favorite part ko doon. Yung nasa ano sila, even sa 2 and 3 ata nagagamit yung place na yun. Iconic yun eh. Yung Hollywood parang sign? Parang tower. Hindi siya tower. Hindi siya Hollywood sign. Yung sa favorite, yung umuulan, tapos pumunta sila doon, tapos nahuli sila ng doon. May ano yun eh, may, shucks, I forgot the term. I-flash na lang natin sa scripture. Hindi, may ano yung may tawag doon eh. Parang house na maliit. Na gano'n. Ang tawag dito? Staple siya sa Hallmark movies eh. Nakalimutan ko yung... Nasa dula na natila ako pero maaalala ko siya later. So, yun na yun. Gets ko siya. Oo. Oh, basta yun. Gets naman ang mga nakapanood yun. Yung manonood naman ito nakapanood ang 1, 2, and 3. Tapos, meron pa akong mga favorite part. Mostly, siguro pinakalala ko kasi sa, ano, sa 2, yung ano, pag nag-aano sila, nag-practice sila ng sa dance. Kasi ang saya lang panoorin ng ano nila, pag nag-aano sila dance. Lalo na pagkasama niya yung best friend niya, ganun. And siguro mostly kapag kasama niya yung best friend niya, si Lee, ayun. Tapos, sa 3, yung by recent, tapos wala maan. sa 3 naman, ang favorite scene ko siguro sa 3, isa yun yung nasabi ni Mama Aya, pero ang pinaka-fave ko, yung nasa, ano na siya, nasa admission na siya, yung napili niya na yung gusto niyang, gusto niyang school, ganyan. Tapos, may tinanong sa kanya, kung ano daw, parang test, something na, gagawa ka ng application. Tapos una, parang wala pa siya maisip. Tapos yung pala magtalikod niya, bigla siya nakapag-isip. Tapos ayun, nag-share na siya ng mga ideas niya. Diba? Ang ganda. Ang ganda lang nung part na yun. Ayun. Yun sa akin. Baka masabi natin lahat. Si Tita Bear naman. Ako naman, sa part 1, ang gusto kong part dun, yung naglasing-lasing si Elle, tapos nakatulog siya doon sa room ni Nova, tapos nakaano lang lasing siya. Lasing talaga siya doon. O yung tapos yung 'di ba ni kinikip nila a secret yung relationship nila para nga kay Lee. Tapos nung tinulak siya sa swimming pool. Oo, naalala ko. Tapos sabi ni Lee, anong ginagawa mo diyan, nagsuswimming ka nakadamit? Para lang hindi mahuli na natin siya sa room. Ayun kasi 'di ba hindi naman intentional lang gusto siyang mahulog sa pool kasi yung tumatalon siya doon sa parang jumpy. Na ano siya doon sa pool. Ah, hindi siya lasing noon. Hindi siya lasing noon. Ano siya, may mangyayari sana sa kanila. Pero bilang dumating yung nanay. Tapos, yun ba yun? Dumating yung nanay. Oo, pero nasa ilalim siya ng kama. Tapos para hindi siya mahuli. Tapos sabi niya, ano yun, nung wala na yung nanay niya, para hindi siya mahuli, sabi ni, ni Noah na, ito na yung adobo, escape route mo, ganyan. Tapos, pag tiya trampoline, sabi, wait, are you serious? Magpapatalunin mo ko dyan. Tapos, yung tumalo siya sa trampoline, doon siya sumablay, sumut siya sa, pagkatapos sa trampoline, sumut siya sa, parang, sa pool. Kasi diba, may mga ilang instances kasi yun na doon siya natulog sa room ni Noah. Yung una yung lasing siya, tapos pangalawa yung naglilihim na sila. Tapos nandun siya sa room ni Noah. Yun yung mga favorite scene ko, yung parang pa-bloom pa lang yung ano nila, yung relationship nila. Kasi hindi pa wala pa yung conflict na nalaman nila, tapos nag-away-away sila. So, medyo happy pa yung part na yun. Tapos sa part 2 naman, ang favorite ko talaga yung performance ni Marco tsaka ni Elle doon sa dance revue. Kasi ang ganda talaga. Maganda talaga siya as in. Parang total performance talaga siya. Tsaka, ayun nga, pro Marco kasi ako eh. Kaya, ako wala akong yung pro. Pareha silang sablay eh. Nung part na yun na, medyo pro ako kasi... Sabi ko nga 'di ba doon sa mga reaction ko, absence makes the heart grow fun. Parang absence makes the heart grow fonder. So parang ang saya-saya nila doon sa part 1 ni Noah. Tapos nung nag-college si Noah, biglang
parang hindi na sila nag-uusap. Tapos makikita pa ni Elle yung IG ni Noah, puro picture ni Chloe, di ba? Siguro ko ako yung version medyo... Hindi IG ni Chloe yun. IG ano ni lang? Noah. Hindi, I mean IG ni Chloe. Hindi IG ni Noah yun. IG ni Chloe yun. Oh, hindi. Tinignan, akala ko IG ni Noah yun. Nag-stalk siya. Stinok niya si Chloe. Nung nakita, kasi, di ba, yung una, stinok niya yung IG ni Noah. Tapos, nag-skinroll niya, meron silang picture, yung group picture nga nila. Tapos, nung nakita niya, nalaman niya yung pangalan ng babae, si Chloe nga. Tapos, nakaya stinok yung IG ni Chloe. Oo, at saka akala ko ano, picture ni Chloe. Hindi. Okay lang. Pero, wala, parang, medyo naging factor sa akin yun na ano, na medyo naglilo nga sila. Parang, kumbaga, hindi siya informal na pag-usapan na parang nag-cool off din sila ni Noah ng time na yun. So, kaya, ano, medyo nalungkot ako. And si Marco kasi kahit hindi sila super close talaga ni Marco, lagi siyang nandyan. Hindi lang dahil sa practice, kundi parang, siguro, nagustuhan na rin niya si Elle, ganyan. Kaya, ng time na yun, naging pro-Marco talaga ako. Pero ano kasi pag ano, para sa pag tinignan mo, escat mo sa saglit lang. Sige, okay lang. Sinasabi na yung parang pro Noah, pro Marco. Nung pinanood ko yung to no, parang medyo ano pa, parang hindi ko alam yung sabi ko. Pero ngayon parang na-realize ko na ano, lahat sila doon ano, sa episode 2, sa part 2 is may fault. Parang lahat sila may pagkakamali doon. Kasi ang ano kasi doon, lahat doon, miscommunication. Una sa part ni Elle at saka ni Noah. Dahil diba naging ano sila, dapat alam nila magkalayo sila, winorkout nila, tapos nagsasabi sila ng mga nangyari sa kanila, ng target nila. And ito naman kasi si Elle, alam na may gano'n na siyang pinagdadaanan. Pero she could have said na kay Noah na ganito. Instead, nagkaroon siya ng ibang tao, na si Marco nga, diba? Mm-hmm. And ito naman si Marco, alam niya naman di may anak doon, diba? Oo. Lahat sila may ano, may yun nga, may maling mali, hindi naman mali. Lahat sila nagkaroon ng factor kaya nagkaroon ng miscommunication. Tama si ano, si Vitor regarding sa part na kasi if you're in a relationship, kailangan you have to be open talaga with your partner. Regardless of the fact na, alam mo yun, na malayo kayo sa isa't isa. Much more actually, na dapat, ano, honest kayo. Diba? And the trust is there. Especially since LDR kayo. Pero yung pag-LDR kasi nila, literal na LDR, hindi talaga nag-uusap. Parang, isang text lang, take care. Yung nga yung kasablayan noon. Kasi ang problema kasi doon is both of them, hindi lang si Ella, pati si Noah, nag-iniwas-iwas kasi talaga nila, which is dapat, they confronted the issue. Simulat sa pool, hindi na sila yung parang hindi nag-hesitate yung isa sa kanila na, alam mo yung magsalita. Both of them nag-hesitate eh. And the mere fact na alam kasi ni Noah na ramdam ni Noah na may issue siya kay ano, kay Chloe. May issue si Elle kay Chloe. Diba? Sabi Vito, ang sarap, ang ganda na ng mga pinagsasabi ko, sabay na wala ka. Oh, ito tuloy ko na yung sinasabi ko kanina. Hindi, kasi ano. Oh, ang ganda pa naman na. Yun nga, yung regarding sa 2, yun nga eh, ang daming challenges 2 pa lang, diba? Pero yun nga, yung mga, may kanya-kanya kasi silang na, ano eh, na contribute sa miscommunication. The mere fact na si Elle tsaka si Noah, lack of communication na sila. Nagkaroon pa ng lack of communication sa ibang characters, diba? Ang akin lang dun is, kaya ako hindi pro-Marco, hindi rin ako pro-Noah. Parehas silang may sablay. In a sense na sablay si Noah kasi alam niyang LDR na sila. Sana nag-effort man lang siya to reach out to Elle. Oh. Diba? Kasi meron na silang issue eh. Mm-hmm. Alam niyang may issue na sila. LDR number one issue dan is LDR sila. Diba? So, yun pa lang. Dapat nag-effort na siya na although nag-effort naman siya sa simula na alam mo yun, nangungulit na tawag, ano, na sagutin ni Elle yung ano, tawag niya, ganyan. Pero yung nakaramdam na siya na may issue, dapat, nagsalita na siya. Hindi niya na inantay si Elle ang magsalita.
di ba? Oo. Kasi ramdam naman niya eh. Kasi parang inaantay niya lagi si Elle na para magsalita, na parang, you know the issue, why not ikaw na magsalita kung alam mong hindi magsasalita yung isa. Eh, pareha silang ganun. Si Elle ganun din. Parang inaantay niya si Noah na magsalita. Hintayan sila. Oo. Kung ako nga si Elle, isipin ko break na kami kasi dun pa lang sa, sabi niya, ano, let's talk the day before Thanksgiving, parang ganun. Mm. Tapos, di ba, may back voice na parang sell, oh, that's right, we need to talk, Noah. Tapos, yun nga eh, dating diba? Ni Noah, kasama niya si Chloe dun sa, ano, sa bahay. The lines na we need to talk is so, alam natin when it comes to like, hey, we need to talk. Kahit sa text lang yan or sinabi, alam mo meron at meron something na, shucks, ano ba to? Magbe-break ba kami? Ano-ano? Diba? Kadalasan ganun eh. Kahit nga sa Tagalog eh, sabihin mo, pwede pa tayo mag-usap. Ang lalim eh, parang ikaw, matetense ka na ba? Wait lang, ano to? Anong ginawa kong bali? Magbe-break na ba tayo? Maghihiwalay? Ganun agad ang iniisip, diba? Pag naririnig na natin yung lines na ganun. Yun nga, lack of communication kay El siya kay Marco. Ay, Marco. Kay El siya kay Noah. Kaya nagkaganon. And the mere fact na iniiwas-iwasan talaga ni Noah. Alam mo yung parang inaantay lang ni El na parang i-mention yung name ni Chloe, ganyan. Tapos iniiwasan ni Noah. My gosh. Itayan kayo. Just tell the truth na kasama mo si Chloe sa concert. Anong masama doon? Kung mag-isip si Elle ng something, you can just say na parang, at least naging truthful ako na kasama ko si Chloe, but she's just a friend. Ngayon, alam niya may reputation siya nung high school, pero pwede naman niya iklaro na, yes, I had a reputation nung high school ako na player ako, pero nung nakilala kita, nagbago ako. Sana sinabi niya yung ganun, di ba? Kasi, ang tao nagbabago talaga. Ang change is constant naman talaga. It's inevitable. Change is inevitable. So, kung kinlaro lang change na kay Elle... Change is coming. Change is coming. Yan yung tagline. Pumoto ano, tayo ng tama. Change is coming. Diba? And then, ayun nga. The mere fact na he could have said those words to Elle na sinabi niya na, yes, I had a reputation for being a player nung high school. Pero when I met you, everything changed. Diba? Yung parang, I learned how to love. I learned how to... And sana, you trust me enough na, anhin na, si Chloe is friend ko lang. Ganun. And paramdam mo dun sa tao, paramdam mo kay Elle na, she shouldn't be insecure just because Chloe is a hot model creature. Creature talaga. Yun na nga yung ano, masama, hindi na nga siya si Noah, hindi na nga siya expressive, hindi pa siya nakikipag-communicate, kaya ang hirap. Yun nga, oo. Pag sa babae, hindi mo alam kung kakapit ka pa ba or bibitaw ka na, kasi yung mga sign na ano eh, na pinapahiwatig ni Noah, parang ano eh, ang walang ano, parang mixed signals, parang ganun ba yung tawag doon? Oo, kasi tinago niya, ang dami niya tinago kay Eldin kasi. Which is dapat, naging honest na lang siya, di ba? Na, this is Chloe, she's my friend, ano, ganito, ganyan. Yun nga yun, di ba, yung nag-explain na si Noah kay Elle regarding kay Chloe, sakala na realize ni Elle na friend lang talaga yung ganun. Eh, kung sa simulat sa pool, sinabi niya na yun, feeling ko wala silang problema, di ba? Hindi magkakaroon ng animosity si Elle kay Chloe nung na nagkakilala sila, at wala nga ding markong epal, sorry. Hindi yan. Hindi kasi, pag issue ng couple, for me ha, ano lang, opinion ko lang. Kung may issue kayo as a couple, you talk about the issue sa amongst the two of you lang. As much as possible. Kung may issue kayong dalawa, mag-usap kayong dalawa. Kung medyo malalim ang issue, huwag mo na-share sa iba, huwag mo na-share sa friends, ganyan. Alam mo yun? Kasi, especially sa taong, pili ko naman, hindi clueless si Elle, para makaramdam na may gusto si Marco sa kanya. Diba? So, yung i-share pa ni Elle kay Marco na ganito, ganyan, na parang ako, yes, I know, we're your friends.
But then again, the mere fact na feeling ko naman, ramdam mo may gusto si Marco sa'yo. And you're giving him hope na parang, ay, may problema sila, baka makalusot ako or something. Diba? Yun lang, okay, yun lang. Marco is a good guy in a sense na parang, yes, naging nandun siya for Elle no, na lugmok si Elle. Pero the mere fact na may gusto siya kay Elle, at nagaano siya na parang, may gusto ako dito, gagawin ko lahat para agawin siya kay Noah. Damn! Nabawasan nga ng pogi points, dude! Pogi mo actually, pa naman gusto sana. Actually, gusto ko si Marco sa mga part na ano yung sa dance practices, nag-perform sila. Mm. And yung tinulungan niya si Elle para dun sa parang water park, para dun sa bucket list nila ni Lee. Pero yung after that, yung parang medyo nanghihimasok na siya sa... Yung sa part 2, hindi pa ko... Pero Marco pa ako nun kasi nga, medyo on the rocks si Elle siya kasi Noah. So, okay, reasonable yun dahil magkahiwalay talaga. Tapos, ang daming taong involved. Pero dun sa bandang part 3, nung okay na si Noah and si Elle, and nakatira na sila sa isang sa beach house. Uh-oh. Parang magiging stable na sila, diba? Tapos, nanghihimasok si Marco. Dun ako medyo... na ano na, parang yun nawala na yung pagka-pro Marco. Oo, yun nga eh, ano pa lang, tawag ito, 2 pa lang naman, okay naman si Marco, pero yun nga, may nakikita na akong red flag sa kanya, sa kissing booth 2 pa lang. So sabi ko, I'm so sorry, hindi ako pro Noah, hindi rin ako pro Marco. Pro L ako. Pro L. Hindi kasi, ano eh, parang, andun tayo sa part na sa 3 pa lang, ramdam ko na kung ano magiging ending. Hindi ko pa nga natatapos yung movie. Sabi ko, alam ko na to. Alam ko na to kung ano mangyayari sa ending. Alam ko na. Talagang, ano, it's the storyline sa 2, sa 3, the storyline sa 3 is very predictable. For me, ha? It's very predictable. So, ano, anong question na ba tayo? Ang tagal natin doon sa dahil kay Mark. Diba? Ano, what is your least favorite scene? Ito, next question. What is your least favorite scene? O ano, 1, 2, and 3 din? Or isa lang buong trilogy? Ano ba gusto nyo? Pwede naman 3, 4, pwede naman 1 by part. Pwede naman ako 1 by part. Marami akong list din eh. Pero ano? Ah, sige. 1 by part. Sige, sa first movie, ano ba least favorite scene ko? Least favorite. Hindi ko masyadong gusto yung part na... Ano nga ba? Chuck. Parang wala naman akong hindi nagustuhan. So, I think I'll exclude one. Kasi, syempre, yung parang sa tatlong movie, yung one ng favorite ko, diba? So, punta tayo sa 2. Nandiyan na si Marco. Yun nga, yung part lang na si Marco nang hihimasok. Alam niyo dun sa, ano, sa football field, yung in-approach ni Marco si Noah na nandun si Chloe. Tapos, kung ano yung pinagsasabi niya na parang, dude, dapat hindi mo na ginawa yun. Kasi hindi ka naman part, alam mo yun, hindi ka naman, ano, parang gusto niya maging third party. Na, alam mo, just because na hinalikan siya ni Elle. Alam mo yun? Yun yung least favorite ko sa 2. Actually, sa 2, ang daming list eh. Ang daming list. Pero yun alam yung iyanin ko na least favorite ko. Sa 3 naman, ang least favorite ko, ano ba? Ano least favorite ko? Hindi siya least favorite eh. It's more of like reality check. Yung part na yung sumasama na yung loob ni Lee kay Elle. Yung ano na, jumble na lahat. Tapos nakita sila dun sa arcade na arcade or carnival ba yun? Na pinupuntahan nila, tapos yung hiniritan niya si
hinirita ni Elsie Lee na parang some of us should, yung parang growing up MM na spiel na kasi matanda na nga sila ganyan. Least, ano siya, hindi siya least favorite, it's more of like reality check na parang, ay yes, thank you. Dami mo na-realize, girl. Ay, gano'n. Thank you naman. Ang dami ka na-realize. Ayun. Yun lang. Honestly, wala naman talaga akong least favorite na kahit anong movie. Sa totoo lang. Sa least favorite naman, parang hirap pumili sa 1, 2, 3. Especially sa 1 kasi favorite. Parang halos lahat yung favorite ko. Lahat na eksena doon. And yung 2 din kasi medyo marami kasi yung flavor na naalo doon eh. Parang ang daming mga bagong characters. Di ba dumaming characters din sa 2? Tapos parang bagong chapter, ganyan. So, ang hirap din pumili. Siguro ako sa moron 3 talaga. Grabe! Ano ka tulad sa 3? Alam na namin kung ano yung least favorite mo doon sa 3. Sige, guess. Tari. Ikaw na mag-mention. Agree na lang. Ako yung ano. Ako yung ending. hindi ko talaga siya gusto. Parang, and like, ala, ayun na yun. Tapos na, parang, ala, bakit ano, dun niya lang itatapusin yung movie, ganyan. Tapos, parang may mga scenes pa dun na ayaw ko din yung, like, ano ba. Basta yun talaga yung pinakaayaw ko dun, yung ending. Ayun na lang. Sige. Ikaw naman, Jermaine, anong least favorite film? Sa number one, ang least na movie one, Missing But One, ang least favorite ko is yung hinatig niya si Noah sa airport, tapos parang nag-expect siya na sana lumingon dun sa diba sa escalator yung paakyat. Sana lumingon, tapos si Noah hindi siya lumingon. Parang nalungkot din ako no, na parang ito na yung huling pagkakataon na makikita mo siya. Tapos hindi ka man lang lumingon. Ganun. Ayun, list ko yon. Tapos yung second naman, ang list ko doon is yung tawag dito, yung hindi ko alam kung day before Thanksgiving siya or mismong day ng Thanksgiving nung dumating si Chloe sa bahay nila Noah. Pero hindi ako doon nainis. Nainis ako doon sa part na nasa pagkain na sila. Tapos umiyak muna si Elle. Tapos parang nagpaparinig siya kay Noah ganun. Tapos biglang sumabay ng galit si ano, yung girlfriend ni Lee. Biglang sumabay ng galit, tapos nag-walk out siya, tapos sabi niya, narinig ko naman yung usapan niyo nung ano eh, nung party na bebreakin mo ko para lang kay Elle ganun 'yon. Alam ko 'yun. Naalala ko 'yun kasi yung part na 'yon is hindi kasi kinonfront ni Lee si Elle na parang I need quality time with my girlfriend, ganyan. Eh, akala nung girlfriend, nasabi na ni Lee kay Elle. Eh, si Elle, clueless siya. Mm. So, parang nagmukhang tanga din si Rachel nung part na yun. Kasi, alam mo yun, ang dami rin niya nasabing, ano, below the belt kay, ano, kay Elle, diba? Before that, before nangyari yun. Tsaka medyo ano, mean nga rin yung anong pangalan noon ng girlfriend ni Lee? Kalimutan ko yung hindi pangalan. Hindi naman sa for me ha, hindi ang ano valid yung feelings ni Rachel kasi number one, syempre bago lang yung relationship nila ni Lee. Gusto niya ng more time with Lee. Pero since alam mo yun, for me kasi wala namang masama na magkaroon ng best friend ang jowa mo. Pero, kailangan respetuhin din nung best friend na magjowa kayo nung best friend niya. Alam mo yun, you have to prioritize talaga your partner over your best friend. O, priority din ng best friend, pero hindi mo kasi pwedeng i-number one si best friend tapos number two lang ang partner mo. Diba? Pangit. Ano mo yun? Bakit ka pa nakipagrelasyon in the first place? Diba? Hindi mo paparamdam sa partner mo na priority mo siya. So, I get what ano, Rachel is feeling. Na parang wala na siyang quality time with Lee. Lagi na lang nandyan si ano,
si L. Hindi, yun nga eh. Tama nga yung sinabi ni Rachel na nakakblock ni L. Unexpected kasi hindi naman alam ni L na may ganong issue eh in the first place. Diba? Kasi hindi shinare ni Lee yun kay L. Wala eh. Clueless si L eh. Diba? Clueless si L. So, si Rachel ang lumabas sa kontrabida. Pero, so, ang may issue dito is si Lee. Si Lee ang may punot dulo kung bakit nagkaganon. Kung bakit ganon yung naging reaction ni Rachel kay L. Diba? Si Rachel hindi siya kontrabida dito. She's just being Lee's girlfriend. That's it. Kung ano yung naramdaman niya, valid. Kasi kung sana, kung sana may times na hindi nila kasama si L, na silang dalawa lang, na alam mo yun, okay, edi okay, hindi magkakaroon ng resentment si Rachel kay L. Diba? Kasi, okay tong best friend ni Lina, nakakaintindi na kailangan ni Lina ng quality time with me. Kasi imaginein mo ha, ikaw ba naman, ikaw ang maging girlfriend ni Lee. May ano kayo, may date kayo, may movie date kayo. Tapos antayin mo siya ng 45 minutes sa harapan ng sinehan. Kasi kinailangan mong spend time with Elle. 'Di ba? Parang di alam mo na kung saan ang priority ni Lee that time. So akin lang, sa akin lang, hindi kontrabida si Rachel. Lumabas lang siya kontrabida kasi munyango si Lee. Munyango. Hindi, alam ko dun yata nag-start na mainis siya nung yung sa parang costume party tapos marshmallow si Rachel tapos partner si Ghostbusters. Ghostbusters sila. Parang dun yan na feel na parang siya. Na out of place siya. Kasi yung nila costume ni dapat ang costume nila s'mores. Marshmallow si Rachel tapos Graham crackers tapos bigla nag-change sila ng costume into Ghostbusters. Ngayon hindi na mention ni Lee kay Rachel. Sabi ko sa inyo, si Lee ang may issue dito, hindi si Rachel, hindi si Elle. Si Lee ang ang punot dulo ng kung bakit nagkaganon yung may nagka-problema yung... Sa very understanding na nga ni Elle dyan. Ay, Rachel dyan. Kung totoosin, sobra. Hindi ba, hiniwalay na agad siya. Umabot pa sila. Ay, ito naman yung hindi ko na sabi yung favorite part ko. Meron naman nag-gusto talaga sa part 3. Yung sila pa yung medyo nagpaganda ng mood ko nung ending. Diba kasi kakasal silang dalawa, diba? Alam mo yun? Bakit hindi na lang sa kanila nangyari yun? Bakit doon pa kay Lee? Napakasaya, diba? Hindi mo in-expect. Oo. Di nga. Sila pa yung nagkabalik, tapos may kasal ng ganap. Oo. Nee, kasi maganda yung naging breakup nila before nagkabalikan sila. So, maganda yung si Rachel na mismo. So sure. Oo. Na parang I love you ganyan but this is not kung tayo talaga. And yun nga, sila nga talaga. Ayun. Next question. Meron pa ako isang pa ako isang list yung sa movie 3, yung nagtawag dito, kart racing sila ng merong mga game characters. Tapos naglaban si Noah at saka si Marco doon sa part na yun. Mario Kart in real life. Yun, medyo ayoko rin nung kasi doon na parang nagalit si Noah eh. Hindi ko din gusto parang, yun. Hindi ko din gusto ang yun. Ang naman kasi din yun, parang nagiging naman siya doon, yung super, haba tawag sa word na yan? Parang hindi niya consider din yung feelings ni parang lagi siya ganun din kasi si Elle, yung... Hindi, pero niya, nag-offer naman si
si El tsaka si Lina kung gusto mag-costume ni Noah. Tapos umayaw si Noah, di ba, kasi sabi niya hindi daw niya. Trip yung ganun. Tapos nung nalaman niya si Marco pala magiging Mario Brothers. Tapos medyo, ano pa sila, partner pa sila ni El. Doon siya na-trigger na, asasali ako, sinama pa niya si Chloe. Ang part na yun. Kaya, tapos nag-ano sila, nagbubungguan sila doon sa ano. Alam ko sa, ano, wala na rin naman siyang sama na, I mean si Ella sa 3, wala na siya sama na loob kay Chloe. Oo, wala naman. Wala na masyado. Wala na masyado. Kasi syempre, yung sinabi ni Noah na si Chloe yung stay din sa beach house, ramdam mong may slight ano pa siya yun, na parang, pero sige, pagbigyan. Kasi sabi mo, friend. Pero kasi yung sa kanila ni Marco, ang difference lang kasi, hinalikan niya si Marco. Si Chloe, si wala nangyari sa kanila ni Chloe. Sa kanya. Oo. Tsaka si Chloe, si Chloe, best friend lang talaga. Diretso naman niya sinabi ni Chloe na, wala talaga, walang something sa amin ni Noah, 'di ba? Yung ganun, hindi niya tayo si Noah, ganun. Simulat sa pool pa lang. So, kumbaga, for me, okay lang sa akin yung kay Chloe na nagstay si Chloe sa beach house. Pero yung si Marco, yung part na okay na sana yung tumulong si Marco, pero yung sinuot pa niya yung costume, doon ako medyo, Koya, alam mo na mag-aaway ang dalawa. Diba? Okay na sana yung tumulong ka, pero yung, talaga inaano niya eh, he's poking at ano eh, Noah na parang, ayaw mo? Sige, ako gagawa. Kasi, agawin ko si El sa'yo. Parang, Marco. Parang gusto niya, may envy kasi talaga siya eh. Gusto niya kasi talaga umawa si yun El. Na nga diba, eh. May isang pa, yun, least part din yun. Meron din, diba, isang part din na talagang parang sinabi niya kay El na ano, alam mo naman, yung non-verbative, tapos tinagalog ko lang, nasabi niya parang, alam mo naman na ano, meron pa rin akong feeling sa'yo, diba? Parang yung nasa isang beach ata sila, may mag-ausap sila, may problema si El, diba? Pero kasi, si ilang ano, kasi, ang maling kasi para si Elvin. Alam din naman sa sarili si El. Oh, ne, pero dapat pa. Dapat kasi iniwasan niya na din si Marco. Although sabihin natin sinabi naman ni El na it's not gonna happen and stuff. Dapat tinuldok na niya na ng part na it's not gonna happen. Tuloy na natin 'to, wag ka na tumulong. Okay lang na hindi ka na tumulong, yung ganun. Para doon pa lang, tuldok na, para hindi na mag-isip ng kung ano-ano si Noah. Kasi yun nga eh, yun yung pinanghahawakan ni Noah, yung part na si El ang humalik kay Marco. Hindi naman si Marco yung humalik kay El eh. The other way around. Yun eh. Kasi kung si Marco yung humalik kay El, kaya pa eh, maano pa eh, di ba? Parang kahit papano, forgivable pa. Pero yung the beer fact na yun, talagang dadali na dadali mo yung halik na yan during your relationship. So, yun lang. May dagdag pa ba tayo doon sa question? Ako meron pa. Ang dami kong list, no? Tagal na yun sa movie. Napakadami list favorite ko na yan, no? Oo, kasi lahat ng mga naalala kong hindi ko nagustuhan. Lahat ng mga naalala kong hindi ko nagugustuhan, naalala ko talaga siya. Sige, sabihin namin kung agree kami. Ito pang isa, yung big emotion lang. Part, start yata siya ng part 2, yung naging okay na si, yung time na yun, okay pa si Noah at si Chloe, tapos nag-decide si Chloe na pupunta siya ng Harvard para madalaw niya si Noah. Tapos, nakita niya yung earrings dun sa ano, ilalim ng kama. Ah, si El. Yung tagya sinurprise ni Noah si El ng ano, ticket papunta sa... Oo, naalala ko yun. Tapos yung may nakita siyang earrings doon sa ilalim ng kama. Tapos bigla siya nag-alsabalutan na hindi man lang tinatanong si Noah kung kanina yung... Ay, ande, kasi ang... Hihirit lang niya. Ang sabi niya ata na sa brother, ano yun? Hindi. Sa girlfriend. Nung part na yon hindi niya sinabi na nakita siyang earrings. Ang sinabi lang niya, nung nagtanong si Noah, what's up, ganyan. Kumira siya, look, ano, parang basahin mo yung phone mo.
Tapos yung nakita ni Noah, yung unang lumabas sa phone niya is yung conversation nila ni Chloe. Tapos nung, di ba, umuwi na si Elle, nagkaroon sila ng conversation. Natatawa ako dito sa part na to eh, kasi humirit siya na parang how did he know na it, parang how did he know na si Chloe yung tinutukoy, ganyan. Kasi di ba sinabi ni Noah, if it's about Chloe, she's just a friend, ganyan. Sabi, girl! Di ba nga, kagaling mo lang ng Harvard. Di ba, binasa mo yung messages nila. Girl! Siyempre, may mention niya si Chloe. Girl naman! Di ba? How did he know that it, I was, ano, mentioned, eh, ano, how did he know it's about Chloe? Parang, eh. Ano tayo? Rewind. Eh, rewind tayo sa ginawa mo yung nasa Harvard ka. Di ba, binasa mo yung messages nila. Eh di syempre, siya lang naman na nandun. Chloe lang naman ang pinagdudutut mo. Sorry, nagigil. Basta yung part na ayoko rin, yung nahanap niya yung hikaw dun sa ano, sa ilalim. Tapos parang hindi pa ata nagsabi ng totoo si Noah about hindi, yung sa kasi ano, hindi niya pa alam. Hindi niya alam. Hindi rin kasi minention ni Elle na may earrings siyang nakita. Sinabi lang ni Elle yung sa earrings. Nung nandun sa Thanksgiving ano dinner party MME na parang yung sa nakita Chloe, niya sa Instagram na ano ikaw pala ni Chloe yun. 'Di ba? Kasi tinok niya ulit si Chloe tapos nakita tinok ba si Chloe or yung ano ni IG ni Chloe ba yun? Kasi anyway, nang stalk ulit siya ng IG, tapos nakita niya yung yun nga yung earrings. Sabi, ay kay Chloe pala to. So confirmed nga kay Chloe. Pero ang question is paano napunta yung earring na yon sa ilalim ng bed ni Noah? Never nag question si Elle nung paalis siya ng Harvard regarding sa earrings. Walang ganun na naganap. Ang sinabi lang niya is basahin mo yung ano kung ano yung nasa phone mo. That's it. Kasi nga binasa ni Elle yung conversation ni Chloe at ni Noah, which is ang weird kasi kung babasahin mo yung conversations nila, kumpraning ka syempre, iisipin mo may nangyari sa kanila. Pero ako ah, nung nabasa ko, hindi kasi binasa ko talaga as in pinos ko, tapos sabi ko, ano ba meron? Binasa ko siya, wala namang, may isang part doon na ano, syempre kung berde utak mo, iisipin mo may nangyari sa kanila. Eh well, girlfriend siya eh. So, na, alam mo yun, in-assume niya may something. Pero, and malay ba natin kung ano talaga yung ibig sabihin ng conversation na yun? Kasi sobrang, ang ano eh, ang vague kasi ng conversation, wala namang mention of like, may nangyari sa kanila talaga, literally. Di ba? So, nag-assume lang talaga si Elle. So, dumating yung Thanksgiving party nga, di ba? Doon na nag-umiyak na si Elle, ganyan. Doon niya minention yung earring. Na nagulat, parang, walang masabi, parang speechless si Noah na parang ganyan. Kasi, hindi rin na alam ni Noah na may earring sa ilalim ng kama niya. Diba? Tapos na nagkaroon na ng conversation si Chloe tsaka si Noah. Doon na umami si Chloe na, o may one time na wala ka sa dorm, ano siya, hiniram niya yung room ni Noah na hindi niya sinasabi. Doon. Yun yung miscommunication, kumbaga. Kaya napunta yung earring ni Chloe sa ilalim ng kama ni Noah. Pero si Noah walang kaalam-alam dun. Clueless siya. Para na nabiktima lang siya. Ganun. Pero tanga naman si Noah. Hindi si Noah ang walang malay. Pero ang mali ni Noah, hindi man lang niya dinefend yung sarili niya. Kasi tahi, tahimik niya eh. Hindi. Tsaka alam mo yun, parang hindi ko nga alam kung paano siya nakapasa ng Harvard eh. Ito pa, question ko lang ha. How they act, there's a level of immaturity how they act ha. Nandun ka sa part na parang, wait, how did you pass Harvard? Wait, how did you... Sa pag-uugali mo, hindi ko sinasabi hindi ka matalino, pero parang... Kahit si Elle, parang why Harvard? Ang daming mga Ivy League schools na medyo hindi naman yung mas mababa na slide sa Harvard. Bakit Harvard ang napili nung writer, ng author? I mean, with every Ivy League schools.
why Harvard? Pag Harvard kasi ano eh, mataas ang dating, parang ganun, standard. Pero tingnan mo yung characters nila. The character of L. The character of Noah, parang hindi mo ma-sight na nasa Harvard sila. The personality itself, the character. Basta, ang hirap i-explain, pero parang it's unrealistic in a sense. Na parang sana naisip naman lang nung author na mamili ka na ng iba ng Ivy League school, huwag na Harvard, kasi it's so unrealistic datingan. Pero the ano ah, pero what they dealt with, yung mga challenges nila, it's so, tawag ito, relatable naman. But the Harvard isn't. Sorry, hindi kasi siya relatable na. Ang dami yung issue sa buhay. Alam mo, ay, basta, na ano, unrealistic lang yung Harvard part. But the rest, okay naman. Yun lang yung masasabi ko. Kayo na. Ano, may dadagdag pa ba kayo? Ako meron pa. Dami ko ayaw eh. Diba? Hindi na sali sa dami ko. Maraming ko kasi issue dun sa baka akin. Hindi na to review. List review. Ang dami ko kasi issue dun sa ano. List favorite review na to. Third movie, ang dami talaga. Oh, yung sige, go. Tuloy mo pa. Part na ano. Yung part na, although valid yung feeling ni Lina, nagtatampo siya na mas pinili yung nalaman niyang nakapasa si Elle sa Harvard, kasama siya kay Noah. Then, nagtampo siya. Yun yung parang, doon ko, yung para sa akin na, kaya feeling ko lalong nahihirapan si Elle. Kasi parang gumigit na siya doon sa dalawang magkapatid eh, sa pag-decision niya sa buhay. And parang medyo, kahit alam naman ni Lina, syempre sa bandang huli, ang dapat piliin ni Elle is si Noah kasi karelasyon. Mm-hmm. Dapat maintindihan niya yun kasi nag-give way naman si Elle doon sa part 2 pa lang na magkaroon ng way yung relationship ni Lee tsaka ni Rachel. Kasi diba dumistansya naman siya. Tapos nung sa parang third part, medyo parang gumigit na pa si Lee doon sa pag-decision niya para sa kanila ni Noah, which is lalong nahihirapan si Elle. Para nga si, para akala mo yun. Third party si Lee. Na... Mm-mm. Yun nga yung ano ko eh, napapansin ko, parang si, si Rachel nga nagbida-bida, nag-giveaway sa Elle, tapos ngayon na gusto na magseryoso ni Elle kay Noah, given na ang dami na nilang struggle, may Marco pa, may Chloe pa, tapos may Lee pa. Diba? I-anhin ko yung kay Lee. Kasi, ito yun eh. Lagi siya kasing shadow ni Noah ever since. Kasi siya, di ba, he's the younger brother of Noah. So, yun ang label sa kanya. And now, si Elle kasi, yun nga na-mention nga, di ba, sa movie na parang, na-mention ni Lina, ikaw na lang yung, ano, kaisa-isang masasabi kong akin. Parang ganun. And, yun nga. Pero, tinanggap naman niya eh, di ba? Eventually, tinanggap naman niya na sila na ni Noah, ganyan-ganyan. Pero yung part na yun na nga magka-college sila, somehow valid ang feelings niya. But then again, nananaig yung pagiging selfish ni Lee. Pero nun na ano siya, na-burn talaga, no? Na ano siya, na tawag dito, nung nagkaroon sila ng confrontation, si Elle siya kasi Lee, dun talaga, mic drop si Elle nun part na yun eh. Yung part na, alam mo yun, yung parang, dude, I tried my best to do everything during summer, di ba si Elle? Sinabi niya yun. Na parang lahat na lang ginawa ko para maging okay itong summer natin. Ganyan, di ba? Yung most memorable, ganyan. Doon talaga nag-mic drop eh. Walang masabi si Lee doon eh. Kasi tama naman talaga si Elle sa lahat ng sinabi niya. During that scene na yun. Naging sobrang selfish si Lee. Hindi man lang niya naisip na si Elle ang daming niyang issue that time na kailangan niya mag-work para additional budget for school, 'di ba? Kasi nag-work siya that time kasi kulang siya sa budget, ganyan. Tapos may bucket list pa sila, ganyan. Tapos may issue pa kay Noah, ganyan. Hindi man lang nakita ni Lee 'yon kasi ang iniisip lang ni Lee yung sarili niya that time. Pero nung nung pina-realize ni Elle kay Lee na
dude, you're being selfish. I did everything for you during summer. Sana maisip mo naman yung, alam mo yun, yung sarili ko. Kasi talagang inalagaan niya lahat eh, si Elle. Inalagaan niya lahat ng tao. Hindi niya, na yun nga, tama nga, na hindi niya talaga inalagaan yung sarili niya kasi iniisip niya yung family niya, yung relationship niya with Noah, yung relationship niya with her best friend. Kumbaga, hindi niya na nabigyan ng time yung sarili niya. Tapos, diba? Ang dami pang part na ano eh, yung sinurprise siya ni Noah, dinner, tapos bilang sinabi niya si Noah na kailangan ko umaten ng flash mob party namin ni Lee. Hmm. Diba? Parang inuna niya si Lee. Okay, which is, hindi na nga sila nagkakaroon ng time ni Noah. Inuna pa niya. Tapos sinabi pa niya na 1 hour lang to, 1 hour lang. Tapos pag uwi niya, tulog na si Noah. Mm-mm. So, ayun, yun nga eh. Naipit siya sa magkapatid. Tapos yung issue pa niya dun sa girlfriend ng tatay niya. Kasi diba, given na yun, may animosity talaga siya dun sa girlfriend. But then again, naging selfish din si Eldon kasi hindi niya rin niya naisip yung happiness ng father niya. Kasi naisip niya parang, yun nga, parang pinagpapalit ng tatay niya yung nanay niya. Parang ganun. Predictable yun ah. Predictable scene yun ah. Yung part na girlfriend ni tatay, ganyan. Ayun. Ano pa list mo, Jermaine? May list ka pa. Parang ubos na, yun na. Nasabi ko na lahat ng list. Ang dami ko kasing kinainis na eksena. Alas lahat eh. Kay Noah, kinakain ko kay Lee, kay Rachel. Natawa ako eh. 50% ng movies. Ako ng 1, 2, 3. Bilis siya. Oo nga. Ang dami kang list, diba? Yung favorite isa-isa lang sa list. Lahat na sa 3. Pero natatawa ako. Favorite mo yung 3, pero ang dami mong list sa 3. Kasi yung sa 3 talaga, halos karamihan list. Ang nagustuhan ko lang yung ending talaga. Kaya siya naging favorite ko. Kasi ang daming, parang... Ay, talaga ba? Oo. Parang ang daming, lahat ng problema nasa 3, tapos biglang ending ganun. Parang sige. Para sa akin, nabigyan ng justice yung ending. Pero ang dami ko talagang list bago ko favorite yung ending. Expound natin yan kung bakit favorite mo ang... yung ending at bakit least favorite TV ito yung ending. Oh, yun. Diba? May list pa tayo. Oh, yan. Yeah. Magsasalita pa ko. May isa pa kong list. See? Pinahintay kita mamalik para sabihin yung isa ko pang list. May list pa siya, isa pa daw. Sabi ko kanina, diba, tinatanong ko kanina kung meron. Inisip ko kasi isasama ko ba? Pero narealize ko, sige, isama ko na. Kasi since na-open up yun na rin yung family ni Elle, ang list ko doon is yung pagdating ni Linda. Pero hindi ko sinabing ayoko kay Linda. Yung treatment ni Elle kay Linda, parang hindi ko nagustuhan from the start pa lang na porque nalaman niya na may iba ng tao sa buhay ng tatay niya. Parang susungitan na niya, magiging sarcastic na siya, ganun. Pero then hindi niya binigyan ng chance na makapag-introduce si Linda sa kanya or magkakilanlan, which is si Linda lagi siya nag-approach na dito ka na mag-dinner para makapag-usap tayo, ganun. Let's hang out, ganun. Mm-hmm. Parang ang daming attempt ni Linda, which is nung una pa lang, nung may pahapyaw na yung tatay niya sa kanya na I have a date, agreed naman siya, di ba? Parang, una naman siyang sinabi na wag, bawal. Tapos nung na-meet niya si Linda sa bahay nila, parang nag-iba yung mood niya. Hmm. Which is, hindi pa naman niya nakikilala si Linda, personally. Pero alam mo, kasi given talaga siya, it's a predictable scene talaga. Parang, hindi ko naman sinabing gas-gas siya. Pero kasi kadalasan, ganun talaga yung part na kapag isang parent is wala na, hindi siya yung parang, hindi katulad kapag divorce stuff ah. Ibang ano naman yun, ibang issue naman yun. Pero yung sa kanya kasi nawalan siya ng nanay. And akala ni Elle, hindi ko pinagtatago si Elle dito ha. Pero yung how she approached Linda is because akala niya pinapalitan ng tatay niya yung nanay niya kasi yun nararamdaman niya na parang kasi 'di ba siya yung tumayong parang mother figure sa
sa pamilya niya nung nawala yung nanay niya. And parang feeling niya na parang lahat ng responsibility kaya naman niya ganyan. Okay na siya na parang siya yung mother figure sa family niya, nila. As long as walang papalit sa nanay niya, parang ganun. Pero yun nga, but then again, yun nga, naging selfish siya. Kasi nga, hindi rin niya naisip yung happiness ng tatay. Hindi lang niya, hindi lang minention ng tatay niya yon. Hindi niya marirealize na naging selfish. Mm-hmm. Kaya na-real talk siya nung yung sa laro ng Monopoly. Tapos ayaw niya ibigay yung dog. Dog ba yon? Tapos ang dami na yung pinagsasabi kay Linda na parang, you cannot replace my mother. Parang may sinabi siya. Kasi yung nararamdaman niya. Nakakala niya, kaya nag-jowa yung tatay niya para may replacement yung nanay niya. Which is hindi naman kasi. Diba? Hindi yun yung Yun lang kasi yung nararamdaman ni Elle that time. And also, kasi na-mention din ni Elle nung nagkaroon na sila ng masinsinang usapan ni Linda na yung dog kasi na yun, yun yung madalas na pinipili ng nanay niya pag naglalaro sila Monopoly. Kaya it hits hard, kumbaga, for Elle. Kasi memories with her mom kasi yung usapan doon. Pero inano naman niya clear niya yung things with Linda. Yung natanggap niya na si Linda. Diba? So, medyo medyo harsh nga lang yung naging confrontations nilang dalawa. Any scenes na nandyan si Lee tsaka si Lee tuloy. Nandyan si Elle tsaka si Linda. Pero yun nga, at least naayos din sa ending, di ba? Yung sa part naman ni Elle, parang maibis ka sa ginawa niya. Pero the later part, parang ma-understand mo naman kung bakit ginagawa yun. Kasi parang, as anak ako, nari, pag nawala, ako, nari, sa part ko, iba bata parang nawala ni father ko, ganun. Sana kasi mother niya. Tapos hindi ko nakasama, ganyan. Tapos pagkaroon ng bagong boyfriend ng mama ko, ganyan, or bagong tatay. Parang mahirap din kasi talaga sa part ni Elle na ma-accept. Dun sa bata kasi, sa bunso, although kasi siya kasi, parang bata pa siya nung nawala yung mother ko. Kasi nagkaroon na siya ng bad. Kaya parang hirap tanggapin agad sa kanya. So, tapos yung part na yun, kaya siguro yung sa sinay, nag-burst out na nandun siya. Kasi yung sabi niya ni Mama Aya, important yung part na yun, yung pag naglalaro sila ng Monopoly. At saka parang nagsama-sama na rin. Kasi diba, parang sobrang na rin ang utak niya, parang nailabas niya na rin doon lahat. Kasi nung time na yun, nangyari yung sa naghiwalay sila ng boyfriend niya, diba? Tapos nag-away sila ng pili, diba? Parang hindi okay lahat. So, parang doon niya na-boost yung yung sama ng loob niya, ganyan. Diba? Baga na ilabas niya. So, kasi kung dapat dati niya pa ginawa yung kay Linda, diba? Para nag-trigger na lang. Kaya ayun. Mm-mm. True. Correct. So, yun na sa akin. Diba? As a point of view ng Jermaine, baka may maalala ka pang list pa yun. Wala na. Actually, pinakalas na yun. Kasi magdating naman sa mother ni Noah, wala naman ako masabing. Sa parents ni Noah, wala naman ako masabing hindi maganda. And yung father naman ni Elle, okay naman. Reasonable din talaga kung bakit siya nagkaroon ng Linda sa buhay. Oo. Reasonable naman talaga. Mm-hmm. And yung gusto ko yung mga list si Ate Jermaine. Ang dami ko talaga kasing list sa explain natin. Tama. Ina-analyze. Parang gusto ko yun. valid naman lahat, actually. Valid yung feelings ng tatay niya. Si Elle naman, valid din naman yung feelings niya kung bakit ganun yung naging medyo harsh nga lang. Pero it's reality kasi, pinagdadaanan talaga ng mga bata yan na kapag may isang parent na namatay, ina-assume nila agad kapag nagka-jowa yung tatay o nanay nila, pinagpapalit na yung tatay o nanay na namatay. Yun talaga yung assumption agad ng bata. So, hindi lang bata, kahit yung mga may age na di ba? Parang, yung iba na parang tipong senior na ngayon parents mo, nagkaroon na lang ng jowa na bago, maayaw pa kayo. Para Rafi Tulfo in the action.
May nagreklamo. Senior yung nanay, tapos nagka-jowa ng senior din, pero sobrang mas bata sa kanya, like 10 years younger. Pero senior din yung ano, jowa. Tapos nagreklamo yung mga anak. Dude, senior na yung nanay ninyo, hayaan nyo na magmahal. Diba? Ano na lang yan, ilang taon na lang yan sa mundo, maayo pa kayo. Diba? Kasayahan nyo na lang yung pag-ibig. Oo. Diba? Totoo. Anyway. Diba, ano lang, tagal natin, ang tagal natin sa list. Oo. Pabalikan ko din yung kanina lang, yung nasabi na about niya kay, ano, kay kasi masyado akong maano dyan, malapit sa Romilly. Ano, sa akin lang siguro. Ano kasi, parang kumbaga, naramdaman ko yung pinagagalingan ng character niya. At saka, ano kasi yung character ni Lee, parang, although medyo nag-grown up na kasi dito sa, parang adult things na yun siya kasi sila dito sa three. Saka kasi medyo may pagkaano pa rin siya, childish. Kaya, ganun yung mga action niya, ganyan. Pero sa bandang huli naman, nakahanap naman siya ng friend niya. Kasi di ba ang ginaworry niya, paano ko makakapag-college na hindi ko kasama si Elle? Kasi di ba buong high school magkasama sila. Parang hirap nga din naman talaga. Pero sa bandang huli, may nahanap naman siyang friend. Tapos bandang huli, si Elle yung mag-isa. Di ba? Yung bida yung mag-isa. Pero mukha namang kaya naman ni Elle din mag-isa eh. Kasi, di ba, she's been taking care of everybody. Sa dami niyang ma-experience niya. Parang quality time for herself na rin nung yung iba yung college na, ano, uni yung pinili niya. Next question na tayo. Ano yung scene na sana nasa movie. I mean, wala yung scene na yun, pero wish nyo na may ganong scene. Sa final ha, hindi sa other movies, sa final. Sa Kissing Booth 3, ano yung scene na wish nyo na meron na hindi, na wala sa movie? Yun na lang. Yung siguro scene, part na, kasi di ba hindi masyadong pinakita yung mother, or wala masyadong flashback sa nanay ni Elle. Eh, di ba nga medyo may ano nga siya, may issue nga siya kay Linda before, bago naging okay sila. Sana nagpasok man lang sila ng flashback o memory with the mother na merong, kasi di ba ginawa naman nila yung wisdom M&M with mother ni Noah and Lee nung nag-usap si Elle, tsaka yun nga yung mother ng best friend niya, ganyan. Gusto ko sana kung nagkaroon sila ng scene na nag-flashback or something na parang dream man lang, parang panaginip na napanaginipan ni Elle yung nanay niya, ganyan. Tapos nagbibigay ng wisdom yung nanay niya or something, di ba? Parang maganda sana kung may ganung scene. Well, yun lang yung akin. Ikaw, Vito, ano yung sa'yo? Sa akin naman ano, ito yung hinanap ko talaga nung party. Kasi nung both 1 and 2, ano eh, parang lahat na ng character na explore, lahat na ng ano, nagkaroon na ng part. Nagkaroon na si Elle, nagkaroon ng jowa si Vito, si Lee. Pero wala pa siyang pinakakwento. Parang wala, nagkaroon na siya jowa, pero wala pang ano, pinang story nilang dalawa, si Rachel, parang gano'n. Kaya yun yung hinanap ko taga dito sa Lee. Sabi ko, ano ba yan? Parang lagi na lang bang ano? Although secondary character si Lee, pero wala pa siyang kwento. Hindi pa siya bibigyan ng spotlight. Kasi kung mga huli na nga nila itong 3, diba? Tapos hindi pa siya bibigyan. Wala. Baga, ang pinaka-highlight lang dito kay Lee sa dulo. Mm-hmm. Yung ending, tapos yung magkausap silang dalawa ng jowa niya. Mm-hmm. Nagpapaalam na, diba? Mm-hmm. Parang realization, ganyan. Yun na lang. Pero walang ano, story talaga ng ano, paano niya nakilala. Hindi ko naman sinabi na parang kailangan buong-buong ano, meron siya. Pero parang nakulatag ako na wala siyang ano, wala siyang scene. Parang more, puro ano na naman.
puro si L, puro ganyan. Oo nga. Eh, na, ano na nila yun eh. Nung 1 and 2, ganun na nga yung nangyayari. Parang, wala bang bago sa 3? Diba? Oo nga. Walang pa-ano, pa, pa-sub-story man lang. Parang to focus on the other. Oo, ganun. Tama. Hinihintay ko talaga siya, sabi ko. Yung parang kumbaga na sa kalahati na yung film. Tapos siya ko talaga habang kasama ko si Ate Manon. Ano ba? Wala ba kato dito si Lee? Parang ano mag-iari sa kanya? Puro na si Ed. Diba? Ayun, nahanap ko talaga siya. Pero wala. Mas priority si Ed. Wala eh. Si Ellen Doa so kasi usapan. For sure marami ka dyan. Tita Burr. Jermaine. Ako naman, ano, wala nang list to. Ano na lang sana. Kasi sa dami ng list, tsaka ang dami ng struggle na naipasok nila sa movie na 3. Sana, ano, binigyan, kasi parang huli na yung ano eh, yung, di ba pinili ni Elle na dun sa parang university na makakapag-focus siya sa game development. Napasok doon yung na-interview siya and nagkaroon siya ng magandang idea. Pero hindi na nabigyan ng iba pang eksena yung paano siya nag-aral sa university. Parang ano na lang siya, isingit na lang siya na para ipahiwatig na si Elle. Pinili niya yung career niya, feeling niyang mag-grow siya. Pero hindi na nabigyan ng other scenes pa kung paano siya nakapag-college. Parang nga, wala ano silang college niya? Scene talaga, no? Wala silang kahit, college scene. Kahit highlight man lang nung ano yung nangyari kay Noah sa ano, Harvard, si ano, sa Berkeley, tapos si... Oo nga, no? Sana pinakita parang life. Fast forward na lang sa malaki na sila. Hindi natin alam kung nagka-relationship sila nung college. Ganun. Diba? Parang sobrang fast forward. Sa dami nung problema. Sa dami ng least favorite ko. Hindi na napasok yung mga... In short, parang minadali nila. Sana kung nagkaroon pa ng 4, they could have expounded more on the college life. Diba? Kung may 4 sana. Eh, kaya sana lang, kung ano... Nag-ano na ang sila. Ginawa nila trilogy. Sana ginawa nila trilogy plus part 2. Para doon sa part 2, doon ay sa college. May ano na siya, hinahati sa dalawa, parang mga Harry Potter. Maganda sana, eh, kaya lang, yun nga, eh, diba, sabi nila, wali ng next. Na naman tayo magagawa doon. Saka diba? Makita mo, talaga pinakita na talaga nila yung mga ano, yung mga behind the scene, lahat-lahat, yung sa dulo. Saka wala ka nang nakitang ano, end credits doon. Usually meron yun. Yung parang pa-marvels. Diba nung ano, diba nung 2 meron yun. May dulo yun. Sa nila wala talaga. So, ibig sabihin talaga wala na talagang susunod most likely. Kahit na mag-petition most likely wala na talaga. It end. Anyway. Natapos na yung lahat ng mga fixed questions natin. Ito naman ang other questions na wala sa listahan. Kung may questions kayo. Do you have other questions? Hindi pa natin na pag-uusapan yung ano, yung mismong sa 3. Kumbaga, ano yung ano nyo, parang, kasi parang pinag-usapan natin 1, 2, 3, parang overall, as in, ganun. Although, nag-touch tayo nung sa 3. Ito sa 3 talaga mismo, ano yung parang ano niyo? Masasabi niyo dun sa film, may kulang ba, ganyan, or sa editing, or anything, ganyan. Ako na mauna. Sige. Para mag-profession. Okay. Yun naman, yung sa akin, yung full 3 naman, o part 3 na movie, ano siya, hindi ko lang nagustuhan kung paano nila tinapos yung movie knowing na ito na yung finale. Nasabi ko naman kanina na ito na yung finale nila, hindi na wala na nga doon. Part 4, ganyan. So, expected mo na ano, na parang dapat parang pangmalakasan or pangbongga yung gagawin nilang ending. Pero parang nabiten or talagang kulang siya. At the same time naman, although nga pangitan ako doon sa part ng dulo na nga, kasi parang nag-high lang silang dalawa, parang nag- ganun na silang dalawa. Tapos, pinakita yung ano yung motor. Diba? Parang, pag-ride daw silang dalawa motor. Tapos, ayun na. Tapos na. Ano na nangyari? Diba? Wala nang pinakita.
Tapos parang mas maganda pa yung naging dulo ng ano, ni Lee at saka no, ni Rachel, di ba? Na ano sila, nakasal na silang dalawa. Dapat, kumbaga, para dapat sila na lang yun, o kaya dapat marriage, ganyan, di ba? Parang dapat, bongga, hindi talaga makabaka, ano, ayaw talaga kasi nangyari. And ano, yung maganda naman din, sige, para medyo balance siya. Maganda naman sa, ano, part 3, ano, kumbaga, pinakita naman nga dito yung, ano, sa nawala sa one into naman yung ano pagiging papunta na sila sa adult kasi di ba magka-college na sila silang mag sila Noah ayan pinakita dito yung parang ano nila parang preparing nila pagka naging ano sila nasa college life kasi sila ganun yung saka more on ano yung mga pinagdadaanan nila dito more mature things na hindi nakatulad nung sa one into ganun ayun. Overall sa ano sa movie yung third movie okay naman siya for me the ending could have been better pero I'm not against it in a sense alam mo parang hindi naman hindi ko sinasabing ayaw ko siya. Hindi ko rin sinasabing na gusto ko siya. It's more of like, it could have been better. Nagawan sana nila. Safe ng... answer? Pero hindi kasi totoo. It's ano, agree naman ako na parang okay din naman yung ending niya na they didn't end up together, ganyan. Pero it could have been better in a sense na yun nga, they could have highlighted yung kung ano yung naging buhay nila sa ano nung college, ganyan. Kahit highlights lang. As in, clips lang, ganyan. Nagpakita sila ng clips, ganito, ganyan. Konting clips lang, di ba? Yung ganun. Hindi yung parang fast forward agad na, ano, 6 years later, ganyan. Di ba? Parang, oh, bitin. Di ba? Parang, medyo bitin. Pero, yun nga, I'm not against dun sa ending na hindi nag-end up sila together. Kasi parang, balay natin, after a few years from now din, after... 'di ba after 6 years na nga yun eh. Pero sabihin mo dagdag na ng mga like 4 or 5 years nasa 30s na sila ganyan, 'di ba? They end up together ulit ganyan. Pero ano na yun, wala nang film, nasa libro na lang or something. 'Di ba? Kasi we can never tell naman din kasi. Pero for me lang parang yung character development nga ni Elle kasi maganda yung ginawa nila na she ended up single and she ended up choosing herself. Diba? Kung saan niya gustong mag-aral yung masaya siyang, alam mo yun? As ano, as an independent woman. Magana, parang, okay, this is what I want. This, na-realize niya in the end na ito ang gusto niya. Itong course ang gusto niyang kunin dito sa school na to, ganyan. And, hindi siya dumedepende sa lalaki. Diba? Parang kasi event kasi simulat sa pule parang dumepende siya masyado kay Noah. Eh. Dumepende siya na parang she has to please everybody, ganun. Kaya mas pinili niya na alagaan ng ibang tao bago niya alagaan yung sarili niya. And in the end, syempre inalagaan niya yung sarili niya. Pinili niya yung sarili niya. And nagandahan lang talaga ako sa ending ng part na hindi nila binalik yung dati niyang buhok. Kasi sa third movie, yung long hair, it's a wig. It's not her real hair. Wig yun. Kasi they chose na maiksi yung buhok niya sa ending. Kasi yun talaga yung buhok niya, yung maiksing buhok. Yun yung buhok niya kasi before nila finilm yung third movie, may series siyang ginawa na kinailangan niyang, well, para ma-portray niya ng maayos yung character niya, kinailangan niyang magpakalbo. So, kaya yun yung ending. Kaya yun yung reason why maiksi yung buhok niya sa ending. So, they chose na, okay, the whole movie, naka-wig siya. Tapos yung pa-ending, yung matanda na sila, tumanda na sila,
O sige, pakita na natin yung totoong buhok ni ano ni Joey King. And ang ganda. Ang ganda na buhok niya nga. Ang ganda ng pixie cut niya. Tsaka nag-mature yung mukha niya. Oo. Diba? Eh kasi diba saka yun naman. Saka yun nga, bumagay siya sa bumagay talaga siya sa eksena. Oo. Kasi kung ipapakita nila yun na doon siya na ganun na yung buhok na agad, parang biglang ano, biglang change, parang hindi talaga bagay. Hindi lang bumagi. Doon talaga siya perfect. Nag-mature yung mukha niya. Kasi, di ba, yun nga eh, 6 years, ano eh, after 6 years din yung ano. So, bumagay yung, paano yung age nila during that time, bumagay. Kasi, no, yung mahaba yung hair niya, sobrang, ano eh, ang bata ng mukha niya, di ba? Nung, ano, nung pa-ending, sabi, ay, good choice na ginawa nilang no more wig. Natural hair. Tsaka yung makeup on point kasi yung makeup niya very mature sa ending. Nakita yung choice of colors din very mature. Pero gusto ko talaga yung haircut niya, ang ganda. I mean, it's not a haircut. Syempre nagpakalbo siya nung sa series. Ganun na rin siya, si Mama Aya. And then nagganyan na ako na haircut before nung medyo payat pa ako. Kaya ako gusto yung haircut kasi maganda. Ayun lang. Yun lang yung masasabi ko. I'm not against it. I'm not yun nga yung sa ending. Hindi ko naman sinasabi. Hindi ko siya favorite, hindi ko rin siya least. Hindi ko siya most, hindi ko siya least favorite. Okay lang sa akin yung ending. But they could have done better. Yun lang. Ikaw, Jermaine. Ako naman, pagdating dun sa ending, kaya hindi rin ako nag-expect na magkakatuloy yung sir happy ending kasi hindi maganda yung mga nangyari sa kanila eh dong from the start pa lang. Noong una, syempre masaya. Pero pagdating dun sa part 2 and part 3, hindi na naging maganda. So, hindi na ako nag-expect na parang ikakasal sila. Ganun. Kasi hindi healthy yung ano eh, yung ongoing relationship niya. Hindi na naging healthy. So, hindi rin, para sa akin, hindi rin makatotohanan kung parang yung ending nila is masaya. Ganyan. Mm-mm. And yung sa part na ending, kaya ako siya nagustuhan kasi nga, di ba, isa sa list ko, yung umakit si Noah ng escalator sa airport, hindi siya lumingon. Tapos sa third part, nung magbababay na siya kay Elle, sabi niya, I need to catch an early flight tomorrow. Tapos pag-akit nung hagdan, bigla siyang lumingon. So parang para sa akin na, ang tao dito, ang analyzation ko dun sa part na yun, siguro they can start naman na ano eh, a good relationship ulit since nagkaroon na sila ng communication. So, nagustuhan ko yung third part kasi pwedeng open-ending siya na. Kung nakapagkita na sila ulit, pwede silang makapag-catch up. Ganon. Agree ako na sa open-ending. Kaya, nagustuhan ko yung part na yun. Yung sa pinaka-ending talaga. Yes. Approve. Ayun. On a positive note naman, kasi baka may mabash naman ako dito na ano, super... Hindi, marami rin namang umayaw. Ako sa mga sinabi niyo dito, kasi parang pag pinansin mo nga, ano, yun nga na positive note naman, ano, yung naging ending naman, for me, ano naman, yun nga, agree naman ako sa mga sinabi niya, open-ended, tapos, ano, dapat kasi parang, ayun talaga dapat yung maging dulo nila. Yung kumbaga, dapat kailangan may gap na 6 years na tapos kailangan mag-relay sila. Kumbaga, kailangan kasi nilang, parang katulad niya, for the part of L nga, the whole this time nga, kasi parang inisip niya ibang tao, gano'n. And then, huli niya na na-realize na dapat, ano, para sarili niya naman yung isipin niya na kung anong course talaga yung gusto niya, kung anong school pupuntahan niya. And part, sa part naman ni Millie, kailangan niya mag-mature enough pa para mapunta sa isang relationship, para mag-ano sila dalawa, kung talagang silang dalawa ni Rachel, gano'n, di ba? And doon nga rin kay, ano, pangalan nito ni Noah, di ba? Kasi may, kumbaga parang ano pa siya eh, si Noah din kasi after niyang maging isa, kasi matagal siya naging parang tiba playboy, tapos naging, ang naging serious relationship niya na agad, si, ano, si L. And after L, wala na siya naging ibang, ano, aside from Chloe na naging best friend niya, diba? Wala na. Wala na siya naging ibang babae. So, parang,
ano, yung kumbaga yung nangyari sa ending nga, parang it's meant to happen din na dapat may gap na una na gano'n. Parang kailangan mm-hmm. mawalang pag-iwalay muna yung parting way sila para ma-realize nila kung ano yung mangyayari. Ay, kung talagang sila ba. Mm-hmm. And yung nagkita nga sila after 6 years, for me, ano ah, kumbaga may mga heuristic kasi yun and kayo pwede nyo rin i-share yung feelings nyo ano, kung ano yung nangyari talaga. Kasi kumbaga para yun yung lagi nila pinapakita din yung picture na silang dalawa yung nagbabatay. Mm. Pero ang thing pa dun na pwede nga silang ano after nun, di ba may ano nakasakay silang motor, pwede after nun nagkaroon sila ng ano, nagkaroon sila ng understanding, ganyan. Tapos ayun, mm-mm. parang pinag-usapan nila yung nangyari sa kanila in the past years, ganyan. Kung mm-hmm. nag-grow sila, ano yung na-realize sila. Eh, pwede sila magkaayos ulit. Mag-adabi rin na sa isip. Eh. Kaya ka pwede rin siya mag-support kung gusto nila. Kaso, parang ayaw din. Diba? Ayaw, alam mo kung bakit ayaw na nila? Kasi, kaya ayaw na nila. Feeling ko, pati yung nag-portray kay Noah is umaayaw na din. So, parang ano kasi kung mapapansin mo sa Kissing Booth 2 pa lang, hindi na masyadong sumasama si Jacob yung nag-play kay Noah sa mga ano nila, pa interviews, ganyan. Pero he kept it professional during the movie. But then again, parang meron ata siya isang interview na I don't know if he regretted doing Kissing Booth, pero it's more of like ang tawag doon, hindi naman regret ata yun eh. It's more of like he's finished with that chapter. So kung magki-Kissing Booth 4 man sila, kailangan nilang palitan si Noah kasi umaayaw na yung ano, nag-play kay Noah. Hindi na kaya. Hindi na kaya maging professional. Oh, hindi naman siya hindi niya na kaya. It's more of like he's closing that chapter. Kasi ano siya eh. Siya yung type of actor na very serious talaga sa pag-acting. And he thinks na enough na yung tatlong movie regarding that kind of storyline. Parang gusto niya ng more serious ang i-play niya na character. And yun. Yun yung naalala kong sa isang interview. I cannot remember which interview pero may napanood ako sa YouTube na interview niya. Yun yung minention niya na parang he's closing that chapter na. Hindi naman sa ayaw niya yung hindi naman sa unprofessionalism part. It's more of like moving forward na siya. Gusto niya na ng seryoso na role. Ganun. Kaya umaayaw na siya. Tsaka yung third part thing kasi ng movie, producer si Joey. Diba? One of the producers. So ba, teacher, the bear? Ayun, yun na yung ano ko. Yun lang din ang sabi ko. Wala na lang matatanong. Sabi ko na lahat ng list. wala rin akong additional question actually. Parang I think we've said more than enough, I think. Ewan ko, meron pa ba? Meron ba tayong question? Hindi, pero kung kunwari lang, for theoretically lang, kung kunwari na magkakaroon niya siya ng 4, kasi we'll never know naman, baka maisipan nila gumawa dahil sobrang maraming may gusto. Ano yung parang gusto niyong makita sa 4? Parang looking forward na scene, gano'n, na mangyayari, ganyan. Parang gusto niyo, ayun ba na? Or gusto niya ako na una? Well, kasi diba minention ko naman kanina na malabo na din kasi yun mangyari kasi in-ending nila na after 6 years eh. They could have, yun nga, they could have expounded more on their college life sana. Pero since nag-ending sila sa after 6, parang ang weird naman ko yung content ng fourth movie is college life. Siguro after na lang, after the reunion na lang siguro na.
yung life nila after the reunion, kung is there a possible, kasi since open ending naman siya, if it's possible na magkabalikan si Noah tsaka si Elle, is it possible, diba? Tsaka yung ado, my gosh, wedding scene! Ay! Yun talaga! Diba? Maganda sana kung sa fourth movie, they focus on the ano, yung wedding planning nila, ano, ni Lee tsaka ni Rachel, yung gano'n. Tapos, is there a possibility? May pagka Hallmark movie nga lang ang datingan niya. Kung nagkataon. Hindi, ba diba? Parang Hallmark movie na yung dating nun. Kasi wedding planning, tapos may possibility. Pero malay natin, diba? We may never know. Pero kasi diba, nandun na sila sa punto na they're planning a wedding din naman kasi. So why not focus on that? Then, kumbaga, yung fourth movie, ang main character naman technically si Rachel tsaka si Lee. Si Lee. Yes! Diba? Perfect! It's more ano siguro. Yun na ba si Mama Aya? Hmm. Okay na ako. Yun na yun. Okay. Yung sa akin naman siguro, it's more, dalawa siya eh. Dalawa siya yung gusto kong mangyari siya sa part 4 niya kung magkakaroon siya. Una is ano, parang more on, para siyang prequel. Para siyang prequel ng story ng isang good. Kung, kasi pang may mga stories kasi, ayun nga, more on para kung ano yung nangyari nung, kasi parang pinasport nga nila ng 6 years, di ba? Kung ano yung mga nangyari before that, kung ano yung mga nangyari sila, kung ano yung nangyari in between that 6 years, parang ganun. Or, yung pangalawa ko naman gusto mangyari. Kasi parang yung sinabi mo nga yung, parang malapo na nga na magka-actually dito si, si character ni, si L tsaka si Noah. Sino? Si L tsaka si Noah? Si Marco. Si Marco. Si Noah. Ayun, nakato na nga yung character ni Noah. Diba? So, ayun na. Ayun, si yung character niya. Siguro pwedeng yung maging part 4 na pagka parang matanda na, yung sina, matatanda na sila. Tapos parang pa-flashback lang yung story niya. Parang inaalala nila yung mga nangyari na. Kasi diba, hindi na nga natin nalaman kung ano nangyari after yung ending na yun. Kumbaga, parang pag pinanood natin 4, clueless din tayo kung anong nangyari. Parang opening niya, parang iba na yung mga karakter. Parang alayo na nga na sa isip ko. Hindi na siya case. Hindi na case in booth, no? Reunion. Hindi kasi parang magkikita sila lahat. Kung baga, diba pagka may parang magsasama-sama lahat ng mga nasa high school friend, ganyan. Tapos ayun, parang i-reminis na yung mga nangyari sa kanila, gano'n. Tapos patakwentuhan nila na yun, yung sila na, kung baga si L, parang iba na yung nakatuloy niya, ganyan. O kaya si Marco, ganyan. Mga ganong part. Parang posible na lang nasa isip. Ganun. Pwede naman. Pero much possible siguro yung prequel na yung kwento ng 6 years after, di ba? Kung maiisipan nila gawa, pwede yun. Kasi yung pangalawa, parang ang yung na-imagine, hirap kasi explain eh. Basta yung parang siya, kinukwento na lang nila, parang magkakasama nila, tapos parang kinukwento na lang nila yung mga nangyari sa kanila, ganun. After that, parang nag-looking back na lang sila. Diba? Kanya-kanya na silang buhay. Then, kung magkakaroon ng 4, siguro mag-focus, diba, nag-meet na kasi sila, graduate na. Siguro, kung magkakaroon ng 4, dun nga, yung sa wedding ni Lee and Rachel, and more highlights sa career ni Noah as lawyer, and career ni Elle dun sa niya, gaming industry niya. Yun nga lang, feeling ko, kung magkaroon nga ng 4, wala na si Noah, so walang Noah sa 4. Pakiramdam ko walang Noah sa 4. Unless kung may mahanap silang
pamalit kay Noah na, I mean, pamalit dun sa nag-portray kay Noah na. Doppelganger. Oo, may pagka-doppelganger ang datingan. Well, nangyayari naman yun, di ba, sa Game of Thrones, sa ibang series pa. Oo, oh, oh. Pero kasi, syempre, iba yung gumaganap. ang problem lang kasi talaga dun is main character kasi din si Noah. So, parang, ang hirap ma-imagine na iba yung mag-portray sa kanya. Unless kung talagang ano ah, magaling na magaling yung papalit sa kanya. Why not? Parang Spider-Man lang. Or kaya Superman. dami or Batman, dami nag-portray. James Bond. Okay. Diba? We have additional questions pa. Last na. Oh, sige. Diba game. Ako, si Ate Germaine, least favorite. Ako, questions. Then, no, ano na lang. Siyempre kasi parang ang dami na natin mga nasabi. Ito parang pang-conclusion na lang natin or something. Ano yung naging from 1 to 3 yung naging moral lesson na nakuha natin sa Kissing Booth? And kung i-rate mo yung 1, 2, and 3 from 1 to 10. Okay, overall, ang natutunan is, natutunan natin ha, hindi lang ako, is communication is key. Let's not forget to communicate to our loved ones on what we feel. Truthful, yung maging truthful lang, ganyan. Honest, ganyan. And what else? It's okay to be selfless at times, pero we also have to value quality time for oneself. Like, oh, okay lang na alagaan mo yung family mo, alagaan mo yung friends mo, ganyan. Pero huwag mo kakalimutan na alagaan mo yung sarili mo. Diba? Tsaka kung ano yung huwag natin ibase yung happiness natin sa ibang tao. Kasi happiness natin yun eh. Tayo lang naman ang makakagawa ng para maging happy. Diba? Kung ano yung kung saan tayo magiging masaya. What else? Mayroon pa bang lessons? Parang yun lang yung naisip kong mga lessons. Pero for rates naman, syempre since na, yung first movie ang favorite ko, I'll give it a siguro 9 out of 10 yung first movie. Yung second, 8.5. And the third is, ano ba? Mga 8. Ganyan. 8 out of 10. Masyado akong maano eh, no? Ang fight ko naman sa mga ano eh, no? Walang ano, walang palakol. Walang sim. Walang pasang-awa. Ayun lang. Yes. Ako naman, ang learning ko din sa movie, communication is the key. Dapat lagi parang pinag-uusapan nila lahat ng mga issues beforehand bago siya lumala ganyan and siguro ayun guys, parang sinabi rin ni Mami Arya na hindi masama na maging selfish kumpara naman sa growth mo, yung ikaw sa selfishan mo ganyan. And pagdating sa decision sa buhay, kailangan i-consider mo kung ano yung makabuti sa iyo, hindi yung kung ano yung makabuti para sa ibang tao. Ayan. And kung i-read naman yung movie, sa part movie 1, since maganda siya and light lang yung ano nila, story nila, 9, para sa akin 9. Yung sa second naman, since parang dun sa part 9 is laging problemado si L, ganun, siguro 8.5. And sa third, kahit ang dami kong list, favorite ko pa rin siya. So para sa akin yung third is 10. Ganun. Ay, 10 talaga. 10 Gusto ko sa talaga yung ending niya kahit ang daming list. So, ayun. Ayun, sa mga sinasabi ni Mama Bear at kami Tita Bear, agree naman ako sa lahat ng yun. And for me na lang, ang pinaka naging lesson ko dito is when we
take into a relationship, in a serious relationship, ah, yung relationship talaga na as a boyfriend and girlfriend, make sure na buo na yung sarili mo, mahal mo na yung sarili mo, kilala mo na yung sarili mo, and you're matured enough to take the challenges and the circumstances na pagdadaanan ng dalawa. Dapat ready ka kung magkalayo man kayo. Kahit anong situation, magkalayo man kayo. And yun nga, laging always na hindi mawawala dapat is yung communication. Ayan. And for kasi yun naman siguro for me yung core na gusto mong parating ng one to many. Yung about sa communication and sa relationship. Na, kasi tignan mo nga, tinapos nila yung buong kissing booth na nag-mature na silang lahat. Diba? So, yun yung for me. And for the rating naman, sa kissing booth part 1, syempre, alam niyo na yan, dahil super favorite ko siya and maganda talaga ako dun sa movie. And ang dami kasi, first movie siya and light lang siya and parang everything. Basta everything siya. 10 out of 10 niya. And sa second movie naman, since may dumating na EPA and parang nagkaroon ng medyo challenges, ano lang siya sa akin? 8 out of 10. Uh-oh. 8 out of 10 yan sa akin. And yung itong last part, yung ano na, kissing booth part 3, siguro ano siya, out of 10, bibigyan ko lang siya ng 7.5. Sakit. Grabe. Diba? Papunta naman siya. Oh my God. 7.5. Hulo, makababa siya ko dito. Hindi yan. Kanya-kanyang ano naman kasi yan. Kasi maganda naman yung movie. Kasi marami rin naman. Hindi kulang talaga siya eh. Parang, may mga, ewan ko, siguro, sabi nga, no, marami naman rin ng parang hindi nagustuhan yung film. Siguro nga dahil din kasi sa situation na kailangan na nilang i-end dahil nga dun sa nakwento ni Mama Bear na kay Noah, sa karakter ni Noah, na ayun niya na itinuloy. Yun. Mm-mm. Yun yung atin. So, ayun na nga, ang bayan na ano, mga ka-bears, mga ka-perth, mga kadaldal, sobrang daming naging ano, thoughts, insights, reviews, lahat na, naging ano na to, discussion na to, I hope hindi kayo na-bored at saka nag-enjoy kayo sa panonood sa aming review na naging discussion na dahil hindi lang Kissing Booth 3 ang pina-review namin, kasama na rin ang Kissing Booth 1 at 2, and ayun, ang dami namin mga pag-usapan. At sana makita pa namin kayo next week ulit sa aming review na gagawin. At excited kaming lahat, si Mama Bear at si Tita Bear, dahil super bago to at ipapalabas pa lang to movie na to ang i-review namin agad. Controversial but feeling ko naman maganda siya ang movie na 69+1 by Daryl Yap na mapapanood sa FIFA Max. And also, stay tuned monthly for our podcast, What is Tulog? Available via YouTube, Spotify, and Google Podcast. Andun po kaming tatlo at kasama din namin ang dalawa pa naming virtual friends na sina Carlo at Gerald. Ayan. So, yun. Don't forget to follow yung sarili-sarili naming social media accounts sa YouTube, sa Twitter, Instagram, TikTok, and Facebook. Ano pa ba? Facebook. Ayan. And again, this is your Mama Bear, Arya. And this is your Tita Bear, Jermaine. And this is your Bunso Bear, Tito, with the bear. And we are the review bear. Bye-bye!